Nandito na naman tayo ngayon for another cooking session. Ang gagawin naman natin ngayon ay laing na gabi. Yung dahon ng gabi ang gagawin natin na laing. So, alam niyo naman, another luto to coming from the Bicol area. As usual, kapag galing sa Bicol, nilalagyan ng gata. So, iluluto natin to. Ang first step, para gumawa ng laing, dapat pakuluan mo muna sa tubig yung dahon at saka yung stock ng gabi. Anong reason? Kasi usually kapag hindi mo siya pinapakuluan, pagkatapos pakuluan yan, itatapon namin yung tubig. Kasi ang reason kaya namin siya pinapakuluan, para mawala yung kate ng gabi. Minsan kasi kapag may mga dahon ng gabi na makati siya, kapag kinakain mo, makati sa dila. So, nawawala yung kate ng ating gabi kapag pinapakuluan. At least isang kulo, itapon yung tubig, tapos saka natin siya iluluto naman. So, ang mga sangkap ng aming ng ginagawa naming gabi, nilalagyan namin siya ng tunti na pa, tapos yung daing. Iba-ibang klaseng daing, pero ang usual na nilalagay namin na daing, itong labahita na daing. So, masarap yung combination. Nilalagyan din namin siya ng pork at saka ng shrimp para naman sa mga bata, kasi yun na nga, hindi naman sila mahilig sa daing at saka sa tinapa. So, naglalagay din kami ng pork and shrimp. So, yan, first step, sabi ko nga sa inyo, pakuluan and then itapon and then sisimulan natin yung pagluluto ng ating yung first step nga yun, pakuluan natin at palulutuin na natin yung ating laing na gabi. So, eto na yung napakuluan natin na gabi. Ang gagawin natin ngayon, ilalagay na natin yung mga sangkap. Ang pagluluto ng gabi, ng laing, kakaiba yan. Kasi hindi natin ginibisa. Yung mga sahog natin, ilalagay lang natin siya. Ipapatong lang natin siya ng ganyan. Yan. So, sabay-sabay lang nilalagay yung mga sahog. Pababayaan lang siyang kumulo. Medyo mababa pa yung kala natin. Nasa 400 lang. So, ganyan lang kasimple gumawa ng laing. Kaya madali nyo yung matatry. Kung meron kayong makukuwang gabi, madali lang siya lutuin. So, ito yung ating luya para mawala yung lansa dahil meron tayong nilagay na mga daing at saka tinapa. And then, itong ating shrimp. So, ganyan lang kadali ang pagluluto ng laing. Parang complicated, ano? Pero hindi, ganyan lang. Bubuhos na natin itong gata. Yan. Then, pababayaan lang natin siyang lumambot na yung ating gabi at mag-mix na yung ating gata sa niluluto natin na laing. So, pababayaan muna natin siya ng ganito. Hindi muna namin siya lalagyan ng asin dahil itong labahita na ginagamit natin eh medyo maalat yan eh. Kaya hahayaan lang natin siyang kumulo hanggang mag-mix na yung ating gata sa ating dahon. So, mamaya, meron kaming tinira pa na gata, ibubuhos namin yung kapag luto na yung ating gabi para mas masarap siya. Mas, kasi kapag eto mamaya, magmamantika na tong gata na to. So, bubuhusan natin siya ng another gata. Yun, para mas yummy ang ating nilulutong laing. Okay? Gabi, no? Ang isa pa sa tip natin, kapag nagluluto tayo ng gabi, huwag nating hahaluin. Kasi isa rin yung sa reason kung bakit umaalat ang ating laing. Kumakati yung ating laing. So, pabayaan lang natin siya ng ganyan. Kung ikot man lang natin siya once lang para umilalim itong ating mga sangkap. Pero wag na wag siyang hahaluin hanggat hindi siya talaga lumambot na or nag-mix na yung ating gata sa dahon ng gabi. So, magmamantika ito mamaya. Yun na yung nagsisignify na malapit na siyang maluto. At lalagyan na ulit natin siya ng gata para sa second step. Para to sa ating laing. So, medyo luto na yung laing natin. Ang gagawin naman namin, pakukuluan lang itong gata bago natin siya ibubuhos dun sa laing na niluluto natin. Ang purpose nito,
Ang purpose nito para mas lalong maging malasa yung gata. So, papakuluan lang natin ng konti, tapos doon iluluto na natin sa dito sa naluluto na natin na daing. Makikita nyo later yung naging result ng pagluluto natin ng daing na kung gaano yung itsura niya. Saka natikman na namin siya, okay, pero mas magiging okay siya kapag lalagyan pa natin itong pinakuloan natin ng gata para mas lalo siya mag-oil. Nag-oil na kasi ngayon yung naluto natin na na daing. So, mas lalo siya mag-oil kapag ginuluto natin ito. So, eto na. Lalagyan na natin siya sa ating niluto daing. Eto na yung daing natin ngayon. So, lalagyan natin siya ng unti-unti ito. Para lang ba mag lalong lumasa yung gata natin mamaya. Yan. Ganyan kami magluto ng laing. So, kung gusto niyo talaga ng malasang-malasang laing, tingnan niyo lang yung recipe natin tapos follow the itong video na to kung paano namin siya ginawa para makita nyo talaga kung masarap siya or hindi. Okay. So, finished product na to. Mamaya, papakita na lang namin sa inyo yung sa aming rating. Okay. So, please do not forget to subscribe to our YouTube channel, comment, and like the video. Please also share this to your friends and tell them to also subscribe to our YouTube channel. Bye for now!